lightning is here. So, gusto ko lang pong i-ano itong Hopo Ministry kasi yung mga talata hindi maganda yung tinakbo ng sinabi ni Brother Eric. Pero siyempre, wala ito ang magpapaliwanag nito, kundi yung nagtuturo nito. So, kayo na rin po yung umato, it's up to you, hindi namin i-insisyan sa inyo. It's up to you kung tanggapin nyo, hindi. Pero, we just here to content our faith, yun yung piling ng Panginoon. Pero, hindi matter na para pagawain natin yun. Pero, narito kami para i-share natin po ng kapatid. Unang-una, yung Hopo Ministry na binanggit po kanina, ay, actually, tumayo ako ng last minister's meeting. Sabi ko nga, ulitin ko ulit, walang ibang mag-share nito, kundi yung nagtutuwo nito. Kaya kami, i-share namin sa inyo. So, nandito lang kami, kung batuhin man kami ng tanong, o sabihin, hindi yung biblical, walang problema. Pero sabihin ko lang, para sa akin, it's biblical. So, how about in the Bible? O, do we prove na hindi siya biblical or not? Yun lang po ang usapan dito. Yun lang ang bottom line dito. So, parang inanong ko dito nung last time. From the word itself, hupo, it is biblical. Mayroon kayong Bible, nababasa niyo, hupo, makahupo. Di ba po? Agree pa kayo na biblical yung term? Amen. Bakit ayan yung umayin eh? Nasa Bible yun eh. Judge. Nakatagay ko. How about yung meaning? How about the meaning? Ilagay natin yung meaning. Ako po, wala akong gustong sagihin o sino na dito makapasin. Kasi po ako, yung pinakamababasin yung lahat. Yung mo po, check po natin sa dictionary. Check natin dun sa ano. Hindi ko sinasabing siguro, pwedeng ano rin yan, arrebatal issue din yan. Gagamit ba tayo ng dictionary? O gagamit na tayo ng Bible? Gamit ba tayo ng dictionary? Hindi na tayo gagamit ng dictionary. Gagamit na lang tayo ng message. Message. So isang ano po yun? Ewan ko kung may naniniwala na all scripture lang. So all scripture lang. Hindi ko po alam, no? Pero but the word hukom means hakim. Check po ninyo yan. Arabic word. Pag sinabi mo hakim, righteous person. Pag ito ay kinuha mo sa Hebreyong salita, it is instruction. Masama ba hindi? Masama po ba hindi? Ay, pag instruction, biblical yun. How about the word instruction is biblical? How about the instruction per se? It is biblical ba? Hindi. Yun ang pwede natin pag-usapan. Yung instruction ba na ini-instruct dito sa ministry na to? Pinaliwanag yung mga Eric eh. Ano yung ministry? A ministry is yung paano mo handle yung isang gawain. So, pag ikaw lang sarili mo, hindi pa ministry yun eh. Implementation of the God's wisdom. Yan, wisdom po yan. Pastor, salamat Pastor sa pag-anong po. Pero pag sinabi mong ministry, it's composed of person, marami yun. Pag ministry, ano mo lang ministry ka? Pwede kasi yung ministry, pero pwede ko lang po dagdagan mamaya. Pwede pong dagdagan, magkamali ako, okay lang po. Pero yung pinapaliwanag ko, punta tayo sa instruction per se. Ano ba naman ito? Ano ba yung tinuturo ng taga-panalitin dito? Ito ba yung culto? Ito ba yung hindi sa Diyos? Yun lang po yun eh. Kasi doon lang tayo mag-aabot eh. Yun yung kailangan natin pag-abutan. Ito ba yung sa Diyos o hindi? Kasi pag pinag-abutan natin yun, magkakasubutan na tayo. We have fellowship with one another. It was me. Pero, marami siya, limang kategorya siya. Categories, ganito. Alam po yan, kasi alam ko, alam niya yan. Alam ko yan kasi, dati ganahin yung mga sa amin. Ano yan? Yung doctrine.
Sa doktrina, doon na nakapaloob yung message. So, mayroon pa dito pag-uusapan. About yun sa next category, Berea. Ito, isa another issue. LCM, PTA, Progressive Ministry. Sa iglesia na. So, tumbukin natin, ano ba yung hindi biblical at biblical? Oh, basta lang baba to doon sa isang term, eh ito hindi ito ano. You need to prove one by one, in your meritem, this is not biblical, this is biblical, this is not biblical. Yun ang patas na pagkumpara. Yun ang patas na paghaton. Pag sinabi yung Berean, ito hindi na po ano sa inyo lingin. Ito yung pagiging ano, patas. Hindi siya bias. Sa anong aspekto? Maaring hindi lahat maimanifest agad ang lahat ng ito sa bawat isa sa atin. Pero marunong tayong magpakumbaba. Kung alam natin na may katuwiran yung kapatid, kailangan mo bigyan siya ng benefit of the doubt. Hindi ka agad ano, diretsuhan, ito na yun. O ayaw mo nakita makin fellowship. Then, ano may Berean? It's Act 17:11 lang naman eh. Maraming pabuyin, binagin kanina, book of things. Test every spirit. Comparing spiritual to spiritual. 1 Corinthians 3 or 2, 14. Maraming pong talanta ito. Then, yung LCM. Katulad na binagin ni Brother Eric. Yung paano natin na-handle yung mga nag-LCM sa church. Hindi ko sinasabi, I am perfect doon sa LCM. Para iba to sa inyo, eh hindi kayo perfect. Hindi po ganun. Wala pong ganun na nais kami sabihin. Ang kung nais po namin sabihin, ano sinabi ng Panginoon? How do you handle that into your church? In your own family, sa sarili mo pa. Halimbawa, ikaw ay binata. Wala kang asawa. How do you handle your LCM to the Lord? How do you handle your sons and daughters, their LCM, their love, courtship, marriage to the Lord? Yan ba ay kalooban ng Diyos para sa kanila at hindi sila mamapahamak sa sanlibutan? Yun po ang mga laman nito. Sinasabi ko po yung laman ng akong ministry. Ano pa, yung PTA. Sabi ni Mother Eric, try laban yan in the way he should go. Nung sinabi natin yan at ini-implement natin yan, yan ba ay mali? Yan, mali. It is biblical yan, sinasabi ng Bible. Yan ba ay para lang sa member na hindi mo kamag-anak o mismong sarili mong pamilya yan? Yun po ba ay mali? Hindi yun, mali. I don't think so na mali yun. How about yung progressive ministry? Ito na yung sa church, yung hiyahandle mo yung church mo. So, mayroon po mga bagay na gano'n. So, ngayon, punta ko doon sa mga talata nito. Naglawit na ako dito. Yung laman yung sinabi ko kanina. Yung hukong. Instruction, statute, pakilisulat niyo po. Prove niyo po, kung magkamali ako, pwede kong bawiin. Prove niyo po kung hindi totoo yung sinasabi ko. Ito ba hukong na to? Ito ba yung ibig sabihin? Pakicheck niyo po. Commandments. May isa pa po, yung binanggit ni Brother Eric, ang hukong, sabi niya, ang hukong, meron sa lahat. Ay, ibig sabihin niya, yun yung pagpapasya. Pasya, whether right or wrong. Lahat tayong may kapasyahan, we have free will. Opo. Ngayon, yung pasya na yan, nakapaloob po doon. Ngayon, punta na ako sa verse. Sabi ko kanina, ang hukong per se na term ay nasa Bible. Ngayon, yung binanggit na natin kanina, pakibuksan po ninyo sa unang Korinto 5:12. Yan yung binanggit kanina, Brother Eric. Sabi dito, For what have I to do to judge them? Si Pablo umakol eh.
also that are without, do not ye judge them that are within. Sabi doon, but them that are without, God judge it. Sino yung mga believer? About Diyos alone. Therefore, put away from among yourself the wicked person. Then, pagdating sa verse chapter 6, ng verse kong yung God, hindi ko po sinasabi ito para sabihin mas magaling ako sa inyo. At mas magaling ako paliwanag ng verse. Yun po ay sinasabi ko kasi sa aming naunawaan lang. Then sabi dito, there are any of you having a matter against another. Sabi dito, huwag nga pupunta sa mga liko, pupunta dun sa mga banal. Sino yun? Dun sa church fellow. Ngayon, yung small matter, pwede nyo ba i-underline? The small matter, ang matter na yan, hindi sigalot lang. Agree kayo, mga kapatid? Agree po kayo dyan? Ang small matter na yan, hindi lang yan away magkapatiran, away pagkano. Yan ay even in the doctrine. Even in the doctrine, whether it is lahat ng ito sa loob po niya. So, ang small matter na yan, how do you handle that? Kung wala ang ganito, how do you handle that? Ipagpapa sa Diyos na lang? I don't think so po. Hindi po nga mag gusto nyo pakinawin. Marami pong talata, yung sa PTA, Deuteronomy chapter 6 verse 7, kalagay din ang doon. Ano pa? Yung inulit ko na doon ang nakaraan ko, si Jethro. Si Jethro ay isang, kalimutan ko kung hindi siya o Hudyo eh. Si Jethro, na asawa na bienan ni Moses, si Moses ang star messenger o siya ang pinaka-propeta sa panahon niya. Pero tumanggap siya ng payo. Counseling. Nung sinabi ni Jethro, Aba Moses, pag hindi mo inaayos yan at sinarili mo yan, pamamatay ka. Yung big matter, sa panahon po nila ni Moses, nung inandal niya yung 12 tribes of Israel, there is small matters and big matter. Hindi lang yan sigalo. Ito nakapaloob dyan. I believe nakapaloob yun. Nakapaloob yung doktrina, yung individual, yung LCM, yung PTA, even the whole tribes of Israel, nandun yun. May mga bagay sa kanila na nandun. So, kung wala mong ministry, how do you handle that? Pagpapasa Diyos mo? So, yun lang po at sa akin, wala po akong nais, ano yun sa inyo. Sabi ko nga kanina, pinagpawa naman na sa inyo. Hindi ko ito pinipitin sa inyo. Ito po ay, ang nawa ko na tinanggap ko sa inyo.